Napakaraming bersyon ng binagoongan, pero ngayon, dadali tayo ng kakaibang binagoongan. Ito nga ang binagoongan, baboy, na gumamit ako ng kasim. Ayan. Ito ay 1 kilo na kasim. Lagay natin dyan. Bakit kakaiba? Hahaluan ko ng sugpo. Ayan, oh. Ito. Ihahalo natin. Rapsa to. Hintayin nyo to. Ang gandang kombinasyon. Pagmamantikain natin yung baboy, igigisa natin, sasama yung hipon, may konting bagoong yan. Naku, tapos meron tayong ganito. Season na naman ng Mexican mango dito sa amin, sa Bay Area. Ayan, oh. Ito nga, actually, medyo maliit to. Ito. Pag inano ko sa inyo, ayan ang paalat ko. Medyo maliit yan. Kagandahan lang yan. Nag-ready na ako ng mangga. Binagoongan eh. So ngayon, kailangan may iba pang katerno. Alam nyo, magpiprito ako ng talong. Alam nyo ba itong talong na to? Isang piraso lang to. Ayun, hiniwa ko na para pamprito natin. Kasi ang talong na gagamitin ko, maganda rin to. Hindi to yung Asian eggplant. Ito po yung American eggplant. Iyan po ang typical. Ito ang palad ko. Ganyang kalaki po ang mga American eggplant. Kaya isa lang ho ang ginamit ko. Ayan. So ngayon, bago ko pakita sa inyo kung paano natin sisimulan ang ating kakaibang binagoongan, prito muna tayo ng talong para ready na. Para pag naluto yung binagoongan, may pritong talong, mangga, ready to eat tayo. So pagbalik ko, prito tayo ng talong. Medyo marami ng konti mantika, magpiprito muna tayo ng talong. Pero mamaya, pwede natin bawasan yan. Excited lang akong ipakita kasi sa inyo, eto, isang pirasong talong, ang dami eh. Paano ba naman eh? Ganitong kalaki ba naman ang talong sa amin? Oh. So, eto lang, prito lang tayo. Ang sarap kasing panterno ng pritong talong sa ating binagoongan na may sugpo, panalo. Ang maganda pa, kung meron sanang yung bang nilagang yung okra, talbos ng kamote, tapos meron binagoongan, ako, yun talagang panalo talaga. Hindi ko muna siguro iluluto lahat to, medyo madami yun. Baka bukas naman, pag kumain uli kami ng binagoongan, ito lang, ito, madadali na namin ni Biron. Alam niyo si Biron, hindi ko makain ng talong to pag yung sa mga sinigang, ganyan. Pero pag ganyan, prito, inihaw, yan, laban si Veronica niyan. O, lagay natin dito. So, yan, ganyan, ano nyo lang, prituhin nyo lang, depende sa inyo kung gusto nyo medyo tostado yan, or ako gusto ko medyo may brown, medyo crispy ng konti. Kaya ito lang, pagbalik ko, hahanguin ko na to, then start na tayo ng ating binagoongan. Nakakaiba. Ito na, ang pritong talong. Ganda. Yan ang gusto ko lang. Brown, medyo sunog yung gilid. Yan ang side dish natin mamaya para sa binagoongan. Sabay may mangkat alamang. Panalo yan, men. Okay. Ito rin yung kawali natin. Tinanggal ko yung mantika muna. Mamaya, gagamitin natin. Itong ating isang kilong kasim. Alam niyo kung ito'y kasim, ito'y liempo, ganun pa rin ang gagawin ko. Palalambutin, pagmamantikain. Ito'y, ayan, mainit na yung ating kawali. Lagay natin dito. Okay. Ito'y hiwang adobo lang. Ayan. Okay. Ngayon, lalagyan ko ito ng siguro mga 1 cup na tubig para medyo lumambot siya, matutuyuan, magmamantika. Saka natin igigisa yan. Ayan, mga ganyan, mga 1 cup. Okay na yan kasi ang habol natin, mawala rin yung lansa. Pag ito, lumambot, nagmantika, pinagulong sa bawang sibuyas, tanggal ang lansa ng ating baboy. Ang ganda. Okay, ngayon ito, alalay lang. Huwag lang hindi malagay ng konting asin kasi again, binagoongan to, baka naman mapaalat tayo.
Ayan, konting ano lang. As in, maybe half teaspoon. Huwag lang hindi magkaroon ng konting timpla. Ito, paminta, okay lang. Sarap yan, maraming paminta. Binaguongan natin. Tapos may konting sili, panalo. Ito, 1 teaspoon natin. Ayan, 1 teaspoon. Ngayon, itong estilo na to, pagmamantikain nyo, kasi matutuyo yan, magmamantika, pag kulang na yung mantika, dadagdaga natin ng konti, ibabaraw natin itong ating pork, saka tayo magigisa na, de pakikita ko sa inyo. 30 minutos din, eto na. Tutuyo na, oh, nagmamantika na ng konti. Pero yung ganitong mantika, medyo bitin. Ayan eh, oh. Dadagdagan ko ng konting mantika to para mapirito. At least yung proseso na to, mawawala yung amoy ng baboy, yung lasa ng baboy. At the same time, lumalambot na. 30 minutos yan. Okay, tulungan natin ng konting mantika. Siguro mga 2 tablespoons, 3, kargulahin nyo. Again, reminder lang, ito yung guideline sa pagluto ng aking, yung estilo ng aking binagoongan na may hipon. Yung inyong liempo, yung inyong baboy na kasim, pwede ito 20 minutes, pwede 45 minutes. Basta pag yung alam nyo na lumalambot na yung baboy, dyan tayo magsisimulang mag-isa. Ito, pinipisil-pisil ko, medyo lumalambot na siya. More than halfway. So ngayon, ibabrown ko. Para yung mga magkaroon ng mga sunog-sunog, medyo matusan ng konti itong ating baboy, saka tayo ngayon magigisa. Ayan. So, medyo pagulungin nyo muna ng ganyan hanggang mag-brown yan. Maganda, medyo crispy ng konti para magkaroon ng another layer of flavor yung mga masusunog. Yan ang habol natin. 5 minutes. Ganda, nag-brown na siya. Nag-ready na ako ng siyanse. Pantuklap natin mamaya ng mga maninikit dito sa ating kawali. Ayan, ganda. Kita nyo ba yan? Kung paano nag-brown yung ating baboy. Ayan, nasir na siya. Ayan. Dami ng mga nakadikit sa ilalim. So ngayon, eto na. Mabilis na to. Actually, matagal lang dito yung medyo pinalambot niyo yung baboy ninyo. Medyo pagugulungin nyo, ibabrown ng ganyan. Kaya ito, ilalagay na natin itong more than half cup na bawang. Gusto ko yung maraming bawang ang aking ano. By the way, hindi ako gagamit dito ng luya. Ito yung bawang at sibuyas lang. Ayan. Okay, so ibrown nyo lang. Mabilis to ha, baka masunugan kayo. Pagka-brown ng bawang ninyo, kahit na medyo light brown, lagay nyo na agad ng sibuyas kasi maraming nakadikit sa kawali. Mabilis manikit yan. So, ayan ha. Pagulungin nyo lang. Okay na sa akin to. Light brown na ang aking Susundan ko na agad dito. Magkakasalubong na yan. 1 cup na sibuyas. Medyo dinice ko lang. Nang medyo maliit na katamtaman, lagay natin dyan. Ito na. Pag yung inyong sibuyas, medyo nailagay nyo, medyo makakampante kayo ng konti kasi parang nag-aano siya ng oil, nawawala yung sobrang paninikit ng bawang. O, ayan. Wala pa tayong nilalagay na kahit anong panimpla, maya-maya pa. Pag medyo translucent na yung ating sibuyas. Kaya, sa point na ito, bibigyan ko kayo ng unang magic word. Ang unang magic word natin ay sweet and sour. Yan ang ating unang magic word. Konting pepper uli. Konting ground pepper. Siguro, half teaspoon. Kanina, naglagay na tayo. Tignagay natin ng konti. Hindi ako maglalagay ng patis kasi yung ating alamang. Ito lang, pampakulay, pampaiba ng lasa. Konting toyo lang. Siguro mga 1 tablespoon. Yan, 1 tablespoon lang na. Yan lang ang naidagdag natin bago natin isunod ang ating 1 cup na tomato. Sabi sa inyo, mabilis na ito. Yan yung ating
sibuyas, medyo translucent na. Hayaan natin magsalubong sila ng ating kamatis. Pagkatapos ito, maglalagay na tayo ng konting alamang, sabayang hipon, pagugulungin din natin dito, konting sabaw, tikim, done. Oh, sa ligisin nyo lang yung kamatis, gisa nyo lang, then pakita ko sa inyo after nito. Ito na ulit, check-in na natin. Few minutes lang yan. Ito na, ganda na ng kamatis. Oh, yan na. Ano isusunod natin? Oh, may mga sunog-sunog, pero nababakbak dahil yung kamatis nagtutubig na yun. Hindi ko pa nagagamit ang ating chance. Salamat sa ating Hex Club. Alam nyo, may taga Bay Area, si Chief Elvina. Kalimag-ano nito, ano matawag doon yung mga parang ganchi-ganchilyo, I don't know, crochet, hindi ko alam. Ang galing nito, si Chief Elvina. Bahala ko magpagawa ng ano, ng crochet na ano, yung pang-cover ng sasakyan. Kaso baka hindi tanggapin, baka sabihin masyadong malaki. So anyway, bumili siya ng ano, Hex Club and she is so satisfied. Tulad nito, nung nagtubig na, gagamitan ko sana ng ano, siyense. Eh, nababakbak na kusang, ganda. Apat na Thai chili pepper. Lagay natin. Diba? Majangjang. Lagay natin dito. Isa lang natin ng konti. Naku, malapit na to. Sunod-sunod. Nandiyan na ating sili. Bagi yung jipo natin, eto muna, alamang. Eto ay half cup. Pero kalahati muna. Itong alamang ko ay niluto ko kaninang tanghali. Kung ang alamang nyo po ay hilaw, bigyan nyo po ng konting oras para siya po ay mag-isa, kundi magiging malansa. Pero ito po ay nag-isa ko na at niluto ko ang aking alamang ng 3 oras. Napakasarap itong alamang na ito. Hindi ko lang na ipakita pa sa inyo. O konti pa. Ako sa tingin ko, medyo bitin itong alamang na ito eh. Itong binag-oongan natin. O yan. Magtira muna tayo, saka natin titikman. Kajang-jang ito. Ganda oh. Naku. Okay. Bago natin lagi ng tubig, gigisa ko na ang aking hipon. Itong aking hipon kasi binibili ko dito, isang box, hinahati ko. So, pag kinumbert ko, I think this about 1 kilo. Oh, lagay natin itong ano. Sabi ni Veronica, sarap nitong aming binagoongan. May hipon. Alam niyo, subukan niyo ito. Ang sarap ng pagtumlab yung alamang sa hipon. Kasi may konting sabaw ito eh. Pagkatapos, mayroon kayong pritong talong, nilagang okra, talbos ng kamote, mangga. Tapos, naisipan niyong gumawa ng gulaman at sagom. Naku po! Diyos ko po, ang A1C, ingat po sa pagkain ng ganito. Noong tayo mga bata, areglado lang. Okay, so hanggat mag-iba yung kulay ng ating shrimp, medyo i-gisa-gisa nyo lang sa alamang, then bago natin lagi ng tubig. Basta patuloy nyo munang pagulungin na mag-blend ng maganda. Okay? Siguro mga 3 minutes ko lang tinakpan. Pinagulong-gulong ng konti. Nakum! Tignan nyo naman, oh. Alam nyo, sinasadya ko medyo manikit ng konti, masunog ng konti ilalim. Ako, naninikit yung ilalim. Ayan po, ang ating hipon. Iba na ang kulay. Sobrang sarap naman. Lagyan na natin ng konti sabaw para meron tayong pwedeng isabaw. Sausawan ng ano? Ng ating talong, ng ating okra. Nasa inyo na ho yan, ha? Kung gano'ng karami. Eto, siguro kahit mga 1 cup muna, tignan ko lang. Ayoko namang walang sabaw. Kaya natin titignan ito, man. Panalo ito, man. Patay na naman ang A1C ni Mambong. Pero hindi, oh. Kukontrolin ko ang aking sarili para huwag naman sobrang daming kanin. Daanin ko kaya sa pritong talong? Daanin ko kaya sa okra? Wala namang masama doon. O, eto na. Kayo na mag-decide. Mami, titikman natin. Pakita ko sa inyo resulta ng ating ano, ha?
So, i-blend nyo lang na maganda, karkulahin nyo na ang sabaw na gusto ninyo. Sa akin, parang okay ito ah. Naku po, ayan oh. Tingnan nyo oh. Oh, ano ba yan oh? Ayan oh. Sarap. Punta na kayo sa bahay. Kain na kayo dito. Balikan ko na lang kayo. Eto na. Alam nyo, kanina, ang ganda na, ang sarap, natuyo na siya. Pero dinagdagan ko ng tubig, parang gusto ko yung medyo may sabaw ng konti para doon sa mga gulay. Kaya dahil dyan, ang ating pangalawang magic word ay apahap. So, pagsamahin yung una at yung pangalawa, apahap. Yan po yung entry. Again, messenger lang po. So, eto na oh. This is done. By the way, dahil dinagdagan ko ng another cup ng tubig, gusto ko ganito, may pangsabaw, inilahat ko na yung ating bagoong, yung ating alamang. So, bali, ano yan, ha? Half cup ang nailigay ko. Natikmang ko. Actually, natikmang ko ng konti ito kanina eh. Meron na akong idea eh. Pero ngayon, eto na. Depende sa inyo. Gusto nyo ng patuyuin, palaputin. Gusto ko ito. Type ko may konting sabaw. Maanghang na, amoy ko yan. Min, panalo ito. Ito po yung aking nire-recommenda sa inyo. Panalo po ito. Napakasarap. Pagbalik ko, plating na tayo. Daw wala aking boses. Sarap. At sa jang-jang, plating muna ako. Pakita ko sa inyo. Tapos na po ang ating napakasarap, nakakaibang binagoongan na mesug po. Pakita ko po sa inyo. Ay, bago yan. Ingitin muna ko kayo. Nam, eto po, mangga. Ayan o. Mangga't alamang, eh, may binagoongan. Ayan o. Sarap niya, lagay natin dito. Ito ang ating pamatay. Diyos ko. Eto po, ang loaded na binagoongan ni Mangbong. Ayan po ang sugpo. Yan po yung baboy, pritong talong. Maniwala po kayo na, makasarap po. Panalo po ito. Subukan niyo po ito. Rekomendado ni Mambong. Napakasarap. Ayan po. Ilapag po natin dito. Nakita niyo na ang ating hapunan ngayon. Kaya muli, isa na namang mapagpalang araw para sa inyo pong lahat. Salamat sa Diyos. Tayo po'y may masarap na ulam. Ang binagoongan ni Mambong. Hanggang sa muli, kayo po'y kaiingat. Salamat.